Bigo ang grupong pirma na nang sa likod ng People's Initiative na maisumite ang listahan ng mga nag-donate ng kalahati ng 55 million pesos na pinambayad sa pro-charter change TV advertisement. I did consult them and they didn't want to reveal their names. They are concerned with their privacy. They are concerned with their security. They just didn't want to get into this fray, so they decided that they didn't want their names revealed. The right to privacy cannot be invoked by these supporters or contributors because they have signed as part of the initiative. They were proponents, they were contributors. Nabisto rin sa pagdinig na dalawang dekada ng paso ang SEC registration ng pirma bilang lehitimong organisasyon. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. They have not submitted any reportorial requirements with the SEC based on our records. Ayon pa sa SEC, wala rin sa dokumento ng pirma sina Oñate, Angana, Atienza, Avisado Law Offices at Attorney Anthony Abad na lumalabas sa PI form. We made submissions in the online portal of the SEC. It was made through an email, Memorandum Circular 28 submission portal. Kailan nga? February, just this February. Proper process is they should have filed a petition to lift the order of revocation and not submit any the compliance for MC 28 that was been mentioning by Attorney Avisado. Nilinaw ni Attorney Abad na tagapayo lang siya sa kampanya at hindi talaga konektado sa pirma. Pero ang tanong, ano ang gagawin ni Abad sa mga taong pumirma sa PI form dahil pinangakuan ng ayuda? Itong mga tao ngayon, hinahanap na yung saan nila i-claim yung card na pinapromise sa kanila. So, sabihin na, si Attorney Abad man ang nasa pangalan dito. Hanapin natin si Attorney Abad, singilin natin dito, i-claim natin itong card na ito. So, anong sabihin mo doon sa mga tao? Sorry. Hindi naman masagot ng pirma kung ano talaga ang target nilang mangyari sa pagsusulong ng People's Initiative. I don't have a specific or structure already in mind. Of course, definitely, economic provisions have to be dealt with. The reason why it's only voting jointly. Habang nagkakainitan ang diskusyon tungkol sa People's Initiative, mainit din ang sigaw ng mga nagkilos protesta sa harap ng Senado. Dagdag sweldo ng mga manggagawa ang unahin at hindi ang tsa-tsa. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.